kakatropa. Kakatapos ko lang mag trabaho dito sa loob. Kakatapos ko lang paliguan yung partner ko. So, ito, palabas na rin ako. Dahil hindi pa ako nakapag-almusal mga katropa. Tapos, may lulutuin tayo ngayon. Magluluto tayo ng beef bulalo. So, tara na. Labas tayo. Punta tayo sa kusina. Magluluto tayo ng beef bulalo. Ito na mga katropa yung kakailanganin natin sa pagluto ng beef bulalo. Meron tayong beef pangbulalo, sibuyas, sibuyas dahon, chili, magic sarap, nor beef cubes, mais, repolyo. Saka kakailanganin din natin ng dahon ng pitsay mga katropa. So umpisahan na natin. A few moments later.
few moments later. Kain na tayo mga katropa. Gutom na. Ano na to? Brunch. Breakfast and lunch. Ano na kasi oh. 10 o'clock in the morning na. Mapaparami na naman ang kain natin ito. Dami nating kanin. Tapos ulam. Sarap kasi. Thank you Lord. Wow. Grabe mga katropa. Ang sarap ang sabaw. Bulalong bulalo talaga. Napakasarap mga katropa. Kasi kung ano, yung mga sahog natin kompleto, may mais, may pitsay, may cabbage, tapos medyo maanghang pa kasi may chili. Grabe. Sarap. Mga katropa. Tamis. Pero ano to mga katropa? Ngayon, hindi kasi season ng ano ngayon, ng mais. Yung nabili ko, frozen siya. Pero masarap. Parang hindi na ako nagsasalita mga katropa, panay subo na lang. Sarap kasi, tapos medyo gutom na. Ay mga katropa, pag bumili kayo ng bulalo, lalo na sa probinsya, mas masarap, mas nakakapili ka kasi doon. Mas masarap talaga yung isang buong pangbulalo, tapos iwain lang yung buto. Kasi di ba may laman yun, yung parang tinatawag nila na yung utak-utak. Nako, yun talaga ang the best mga katropa. Pero dapat hinay-hinay lang din ng kain pa ganun. Kasi alam natin na napaka ano yun, napaka cholesterol. Yun nga lang, masarap talaga eh. Ganda ng posisyon ko ngayon dito mga katropa. Masyadong silong na, walang kainit-init. Makapal na kasi yung mga dahon ng mga halaman. Tapos may umiihip-ihip pa na hangin. Mga katropa oh, litid siya pero sobrang lambot, tapos ang sarap yung pag kinagat mo, parang malutong-lutong. Grabe, sarap. Tapos pasundan mo nito. Wow.
wag. Tapos, ay ito, wag na. Wag na ikaw nga, bro. Ang hangyan. Yung binibilang ko nito mga katropa, napakalayo dito sa amin. Kung tawagin, eh doon sa, ano, Batha. So, mula dito sa amin, medyo malayo-layo din. Siguro, nasa 30 minutes din na, ano, biyahe. Pero, pag pumupunta ako doon, sinisigurado ko naman na, ano, marami akong bibilhin para sulit. Yung mga pagkain Pinoy talaga kasi halos na mga tindahan doon, yung mga binebenta nila o yung mga paninda, produktong Pinoy. Kaya katulad nitong mga pangbulalo, doon ka talaga makakabili. Tapos yung mga isda, may mga salted egg, tsaka yung mga ano, chichiryang Pinoy, marami doon. Pag pumupunta ako doon, ano lang, Friday morning or Saturday morning, kasi mas maraming paninda pag ano, weekend kasi dito mga katropa, ano, Friday, Saturday, yun nga lang, pag Friday kailangan mong agahan kasi pag medyo tanghali ka na, mga 8 pa taas, siksika na, daming tao, daming Pilipino kasi pumupunta doon pag ano, weekend. Sarap. Tapos pag doon ka bumili mga katropa, makakatawad ka pa. Hindi katulad dito sa mga malapit sa amin na mall sa supermarket. Fixed price talaga siya. Ay mahal nang bilihin ngayon. Sarap ng mais. Pag nasa probinsya mga katropa, ang hilig ko nito, inihaw. Mas gusto ko yung inihaw kasi nilagang mais. Tapos yung ikaw pa nag-iihaw, sarap kaya. Habang nag-iihaw ka, kumakain ka din. Tapos marami kayong magkakatropa, no? Masaya nun. Wow, grabe. Thank you, Lord. Bambusok.